Okay, mabilis ang video. Paano maglinis ng preno sa likod ng Toyota Wigo? Ayan. Anong year to? 2017. Pero usually, ito naman kahit anong year, pare-pares lang naman sila. May disc brake na ba sa likod na Wigo? Wala. So, brake drum lang lahat. So, ganito. Para sa mga naka-Wigo tong video na to. Number one, i-jack nyo muna yung sasakyan. At make sure ninyo na may kaalang yung mga gulong. So, yun. Basic na yun. Yung mga pag-iingat na ganyan. Tapos, gumamit kayo ng mga jack stand. Yan. Mahalaga yan. So, sa ngayon, mabilisan lang muna. Kukunin ko na yung jack stand. Ayun na. Ito ang jack stand. Pwesto ninyo sa matigas na parte. Usually, dito yan. Sa lagayin talaga ng jack. Taas nyo pa ng konti. Hindi makapasok. Yung mga walang jack stand, pwede kayong gumamit ng hollow blocks. So, okay din yun. Kanya-kanyang diskarte na lang for safety. Yan. Tapos, tanggalin ang mags. Mads, sa susunod, ikaw na maglilinis ito. Basic na basic. Release ninyo yung hard brake para hindi kumapit. At maalis nyo na tong brake drum. Yung mga kapit, pwede nyo tuktukin ng konti ng kahoy dito. Yan, para maalis. Pwede nyo rin lagyan ng tornilyo dito sa dalawang butas para maitulak niya yung drum brake palabas. Pero sa kaso nito, dahil regular naman na maintenance itong Wigo, madali siya tagalin, hindi siya kinapitan ng kalawag. So ayan, tingnan nyo yung dumi. Ayan. Yan yung mga napudpud na brake pad. Ayan. Meron din yan dito. Yan yung mga pagdaan-daanin nyo sa baha. No? Yan yung mga putik-putik. Ayan. So lupa-lupa lang naman yan. Tsaka konting durog na brake pad. Ayan. Pwesto lang natin yung stand natin. Medyo ang hirap ah. Naku. Ayan. So, kuha tayo ng degreaser. Kukuha lang ang degreaser saglit. Ayan ah. Kuha lang kayo ng brush. Degreaser. Lagyan nyo sa spray bottle. At simulan nyo na ang paglilinis. Wala kayong degreaser, pwede rin naman sabon at tubig, wala nang problema. Maganda lang kasi sa degreaser, meron siyang mga chemical na pang-alis talaga ng mga langis-langis tsaka yung mga dumi-dumi. Na hindi kaya basta-basta ng sabon lang. Yun ang kaibahan. So kung wala, pwede naman tubig, sabon. Makita nyo, tutulo yan sa sahig. So, i-wash away nyo na lang ng tubig mamaya. Ayun lang, puti na oh. Pwede rin kayo mag-adjust ng handbrake kung medyo mataas na yung handbrake nyo tapos mahina ang kagat. Yan, pwede kayo mag-adjust. Ayan. Ganyan din sa brake drum. Spray nyo lang, tapos brush. Para kapit na kapit. Walang mga madudulas na parte. Ganda talaga degreaser. Minsan kasi naka-handbrake na tayo, pero dumudulas pa rin. Kasi madulas na yung brake drum. O madumi. Hindi nalilinis. Lalo ngayon, yung nagbaha. Kapal pa ng brake pad nito. Bago pa. Kuha pala yung napaltang po. Yeah, kuha tayong tubig.
sarap. Ayan. So ayan, puting-puti na ulit siya. Kanina kulay kulay brown. So ganyan lang, pagkatapos ninyo, pwede niyo nang tuyuin or pwede rin namang punas-punasan niyo lang kasi pag lumubog naman kayo, lumuso kayo sa baha, ganun din nababasa din 'yan. So okay lang. Normal lang 'yang mabasa ng tubig or magkatubig na konti sa loob. So pag nalinis niyo na 'yung brake drum at saka 'yung brake shoe, 'yung mga mechanism sa loob, tatakpan nyo lang ulit kung paano nyo binaklas. Ganyan lang din. So, walang kahirap-hirap. Para lang kayo nagbukas ng baunan. O, yun na. O, diba? Tapos, kabit nyo na yung gulong. Tapos na. So, yun lang. Papatuyin ko muna to. Kaya, alisin ko muna ulit. Sharing is caring, mga kaibigan, sa EasyWorks Garage. Thank you. Sana may natutunan kayo. God bless. Bye-bye.